Good morning mga kapatid, no? At training natin sa Iloan, no? Sayang, hindi kasi hindi natin na-vlog yung una, no? Sa kayo yung pangalawa. Bali, pangatong training na po tayo ngayon. Dahil busy lang yung mga anak ko, kaya hindi natin na-vlog, no? Pero nakatatlong training na tayo, ha? So mga kapatid, ang training natin ngayon ay hiniluan at hintayin lang natin, no? I-prepare ko lang itong glucose saka itong electrolyte. Hugasan natin yung mga talagyan, ha? Ito. Ang ginagawa ko po ay ilalagyan natin ng... Pero hindi ganun puno, mga kalapatid. Yung tubig niya gano'ng karami. Sabi natin ang tubig na kalapatid, no? So, ang ginagawa ko ay hindi ko masyadong pinupuno ito, no? Hindi ko masyadong pinupuno at hahatiin pa natin, no? Para lahat ng mga gamot na kanilang ano kailangan lahat ng gamot na ating inilagay ay mauubos po nila, ha? Mauubos sila, walang matitirang mga gamot. So ganito lang po karami yung tubig, oh, ang ginagawa ko dito. Dalawa po yung nalagyan, hindi ko masyadong pinupuno ito. Tapos nahati natin, ha? Yung powder kasi masyado ano eh, medyo hindi kagad natutunaw eh. Yan. At hinati ko po sa dalawa para yung sa lalaki ay maiinom ito. Para itong sa babae, no? Yun po. Para yung gamot, sandali lang po yan, maubos na para mapalitan na natin ng plain water, ha? Plain water na po ilalagay natin pagkatapos po na. Pagkatapos nilang maubos yung tubig na may gamot, ha? Ganun po yan, ha? Natagilid natin. Ginawan ko po ng adjustment dyan para maitatagilid yung lalagyan. Ito po yan. Kaya may pwede yung itong ano na to, pwedeng matagilid yung ano, yung lalagyan ng tubig. Para yung nandoon, malaki ang kuha nila ng tubig. Ano po. So, wala na tayong gagawin kundi maghihintay tayo. Titingnan natin yung mga kalapatid, no? Yung maganda yung mga dating nila, no? Gusto na naman po yung mga sakit, mga kalapatid, ha? Mag-iingat kayo. Kaya lagi kayo maglalagay ng Sontrox, ha? Pagkatapos po nitong maubos nila, maglalagay na po ako ng Sontrox. Kung konti lang, huwag yung masyadong marami. Mga isang takip, dalawang takip, pwede na yun. Para prevention lang, hindi naman na ano eh, hindi naman talaga pwede kasi hindi naman tayo malakas siguro kung may sakit talaga eh, no? So para nagkaano lang tayo prevention.
Ganun po yun. Makakalapad din siya. Ito na yung mga kalapakata ni Papa. Dumbat mo. Tingnan na mga kalapatid, nag-iikot pa sila. Ay, meron din sa bubong. Oh no! May isa-isa pa pasukan mo para bibilangin. Paano makapasok isa-isa yan? Lalaki mo ba eh? Lalaki pala pumapasok eh. Babae pa kasi na yun. Yung mga kalapatid, nakikita nyo na iba-iba sila ng ano, no? Alam nila kung saan sila papasok, mga kalapatid, ha? Kung lalaki, papasok sa lalaki. Yung babae, papasok sa kulungan ng lalaki. Eh, yun po yun, ha? Alam nila kung saan sila papasok. Kaya lang, may kailangan din mga kalapatid binabantayan kasi alam na kung yung lalaki ay agresibo, sumusunod yung lalaki. Na kailangan ipipigilan mo din. Ganun po, at kanina ay pinakaulan po ng alas 7, dumating po rito ng 7:45, no? 7:45 po sila dumating. So halos sabay-sabay po dumating ang kalapati, no? So far, meron pang dalawa yata dun sa taas. Kumpleto na po tayo, ha? Kumpleto na. Bali, ang kinarga po natin ay 28, ha? 28. So nandito na po lahat sila at yan naman at maayos ang kanilang pagdating. Ha, ganun po yun. Ganun pong dalawa pa sa taas. Eh. Kaya kompleto na yan. Medyo namamaraka pa. Maraka yun. Maraka babae. Nagbibigaw na silang dalawa. So far, wala namang masama ang dating. Magaganda naman ang itsura nila. At sila po ay malalakas pa rin, ha? Hindi po sila na-stress. Kasi maganda po ang panahon. Hindi sila hirap sa paglipad. Ganito yan. Pero pa, minsan kasi pag masama ang panahon, minsan masama yung dating nila, no? Ito yun.
Yan, babae po yan, babae. Pati pumasok. Isang araw, hindi ko na-videohan, mayroong sumunod na ibang kalapate. Ibang kalapate, eh, hindi sa akin, binugaw ko na lang. Hindi natin na-videohan, sayang. Ang laki niya. Ang laki niya po sa mga babae. Kailan mo ito ulit eh. Hindi, yung bird din niya. Yung bird niya. Hindi, kumbaga ano. Ano yun eh? Parang nauna yata yun. Ano yung old bird yan? Young bird yan? Young bird pala yun eh. Parang panganay lang dyan. Ano yung number nung sing-sing eh, super set ka. Pagpalagi rin yung sing-sing, ngayon yung ano, pagpalagi rin sing-sing. Green ba yan? Dilaw yan? Pagpalagi rin sing-sing, ngayon yung old bird. Hindi ah, young bird din. Kasi yung dalawang sing-sing na inunulog super set kasi naubusan nga ng sing-sing. Kaya dalawa yung dalawang sing-sing ang nilagay sa iba. Pero yan, ganyan. Pareho lang sila. Ah, may green sa amin dilaw. Oo, kasi naubusan nga. Pero PFC din yun. Kaso yung sing-sing na yun, ano na yun. Eh, yung dalawa pa. Masok na. Masok na. Pagpapalay na sa labas eh. Ganyan po yan ha, mga babae. Medyo may konting landi, no? Hindi basta kumakaw. Oo, pasok mo yan. Lalaki pa. Meron pang ano pa pala ka, meron pa palang kalapato sa taas, ayun no? Ay, napihilay na naman. Tingin na talaga, oh. Buti training pa lang. Napihilay na naman tayo, kalapatid. Malas talaga yung ganyang kulay, oh. Ay, gagawin pala, eh. Pilay nga, eh, oh. Magkapukaw pa sila. Ay, naku, may pala. Parang may tama. Paras may tama, paras kulay. Ay, oh, yan, oh. Pero sa kulay nila, mas may tama. MacArthur pa naman yan, mga kalapatid, ha? Ika-ika din yung saan din. Halo, ika-ika din. May tatak na. Super set niyan pa. Oo. Ang tama niya. Oh no! Oh no! Baka nabugbog lang. Ay, hey, natanggal yung balayibo eh. Sumabit sa wire yan. Buti na lang, walang sugat mga kalapatid, no? Pero lamog yung kanya. Baka may sa gilid, sa pakpak, din naman magigi. Angat mo yung pakpak. Taba dito, may tama sa gilip. Higa-higa siya. So, wala pong bale mga kalapatid, no? At, ano lang, natanggal yung mga balaybo. Tanggal yung balay. Nalamog ba? Ayun, tama sa gilip eh. Saan? Ayun, ay, marasugot niya. Ayun, ay. Hindi, konti lang. Kaya medyo uingkain ka siya dito mama. Oo, masakit, masakit. Sakit yung paa niya, ha? Nakalapatid. So, sa ano lang magaling na yan. Okay na yan. Mahirap kasi ang mga kalapatid kung may sugat, ha? May posibilidad na magkaroon ng infection kung hindi maagapan. Pagka may sugat, gamutin nyo kagad, lagay nyo ng Venture IUD, no? Saka yung okay, betadine, lagyan nyo ng betadine kagad. Tapos, linisin nyo yung sugat. Tapos, kung may malaki yung biyak, tayin nyo. Kasi, kaya tinatayi po ay para mabilis gumaling, ha? Ganun po yan. Huwag nyong pababayaan na naka-off yung nakabukas yung kanyang sugat kasi matagal po gumaling.
So kailangan po tinatahe, no. Ililisin lang yung mabuti yung ng ano, abak sinada, no. Kaya yung alcohol, ugasan nyo lang mabuti yung sugat, tapos sa kanyang tahihin. Pero po yan, ha? Natahihin yung laman. Pero kung tama-tama lang, mababaw lang, pwede nang hindi tahihin yung laman. Yung balat na lang, ha? Ganun po yun. Wala ba? Wala ba? Ganun pa ba? So, ganun mga kalapati, no? Nandito na yung ating mga kalapati at meron tayong injury isa, no? Buti na lang, hindi masyadong malaki yung damage ng kalapati. Sayang po yun, ano na naman, ano yun, pang makapun po natin yun. Saka yung isa ay super sick, ha? Ganun po. O sige po, hanggang doon na lang mga kalapati at maraming salamat sa ang suporta ninyo sa aking YouTube channel. Sana po ay huwag niyong makalimutan mag-like, mag-share at subscribe dito sa aking YouTube channel. Ito dapat